Okay guys, so natapos na natin ibalik yung pairings nitong Smash. So tetesting natin yung install natin na Copia Ahorn dito sa Smash. Right. So try natin. So stock horn. So yeah, so yung stock na kusina niya lang gagana. And then pag ino natin yung Halo switch niya dito, so pag busina niya dito, yung loud horn na ang gagana. So yan. So yan yung ating dual contact horn. Okay mga sir, so mas maganda pag mag-install kayo ng horn, hinangin nyo na yung mismong connection niya para sigurado kayo na secure yung inyong connection at hindi ito basta-basta maglulus. Kasi pag gumamit kayo ng connector, so hindi kayo sigurado na yung connector na yun ay maganda yung kapit dun sa inyong horn. So once na magluwag yun, may tendency na mawala yung horn nyo or pangit ang tunog nung inyong busina. Okay mga sir, sa pagkatapos natin hinangan yung ating horn, susunod naman natin ay magre-ready tayo ng wire na ilalagay natin sa ating battery. So mag-prepare lang tayo ng dalawang wire, mas magandang color coding na isang red at isang black para sa positive at negative ng ating battery. So yan, so babalutin lang natin siya ng tape and then mamaya ilulusot natin siya sa ilalim para ma-connect natin siya ng maayos sa ating battery. So yan, so naipasok na natin siya sa ilalim. Ngayon naman, i-connect na at lalagyan natin ng fuse. Yung isang wire, yung red wire, lalagyan natin ng fuse. At ito yung i-connect natin sa positive ng ating battery. So yan, so naka-fuse siya para safe yung ating electrical wirings ng motor. Yan. Okay. So pag naidugsong na natin, lagyan lang natin siya ng tape. Okay. Tapos i-connect na natin siya sa battery. So yung black wire, i-connect lang natin sa negative. At yung red wire na may fuse, so i-connect naman natin siya sa positive. So pagkatapos natin i-connect yung dalawang wire doon sa battery, so pagagapangin lang natin siya hanggang makarating siya dito sa unahan. So dito tayo mag-wire. Kasunod, tatagkalin lang natin yung isang tornilyo doon sa ilalim ng regulator niya, yung nakakonect sa T-post, at doon tayo magkoconnect ng papalta natin na mas mahabang bolt para doon natin i-connect yung ating horn o doon natin ikakabit yung kanyang horn. So ayan. And then higpitan lang natin yung tornilyo. Tapos lampasan yan hanggang dun sa kabila. Doon naman natin i-connect yung isang horn o isang piyaan natin na horn. Okay, so tapos na tayo sa kabila. Dito naman tayo sa isang horn. So do sa isang sa dulo nung pinagkabit nung mahabang bolt na inilagay natin kanina kung saan nakalagay din yung isa nating horn. So doon natin ilalagay itong pangalawang horn. Pag nailagay na natin,
sukatin lang natin yung kanyang clearance and then pwede na natin siyang higpitan. Okay, next step natin, pagsasamahin natin yung dalawang negative o dalawang black wire ng ating horn, yung hininang natin kanina, and then pagsasamahin din natin yung dalawang positive. And then once na na-connect na natin yung mga wire, secure lang natin siya ng electrical tape. Next naman, ipwesto na natin yung kanyang relay. So, ipasok lang natin siya dito sa ilalim ng kanyang o doon sa katabi ng ating regulator. So, yan para medyo tago siya at malinis tingnan yung ating wiring. And, saka mamaya, lilinisin pa natin yan. Babalutan natin lahat yung mga naka-expose na wire ng electrical tape. So, hanapan lang muna siya natin ng magandang pwesto para makapag-wiring tayo ng maayos. Okay, kasunod. So, yung ating negative wire na galing sa battery, i-coconnect lang natin dito yung negative ng ating horn, ng ating loud horn or PAA horn. So, pagsamahin lang natin yung dalawa, and then, lagyan natin ng tape pagkatapos. Okay. So, pagkatapos natin i-connect yung ating negative wire, so, dito naman tayo sa positive wire na galing dun sa battery. So, ito yung nilagyan natin ang fuse kanina. So, itatap lang natin ito o i-connect natin sa number 30 ng ating relay. Yan. So, i-connect lang natin siya ng maayos. And then, after nito, lagyan natin siya ng tape. Next step natin, pagsasamahin naman natin yung number 87 ng ating relay, i-coconnect natin siya sa positive ng ating loud horn o PAA horn. So, i-connect lang natin siya ng maayos, and then after nyan, secure natin ulit ng tape para maiwasan natin mag-short yung ating mga electrical wirings. Okay, next step natin, bunutin natin yung connector na nakakonect dun sa ating stock horn. So, may dalawa yung nakakonect dun na connector, isang positive tsaka isang negative. So, babalitan natin itong dalawang wire na ito para makapag-connect or makapag-tap tayo ng wire. So, huwag hindi na natin siya puputulin para kung gusto ibalik na may-ari dun sa kanyang stock horn, so pwede pa rin niyang gamitin yung kanyang connector na original. Okay.
So babaltan lang natin yung orange wire na galing dun sa ating stock horn. And then dudugsungan natin siya ng wire at yun ay i-connect natin sa number 85 ng ating relay. Okay, so once na nabalatan na natin, pwede na natin i-connect yung ating wire na idudugsok. So ayan. So ayusin lang ulit natin yung connection. And then lagyan ulit natin siya ng electrical tape. Okay. So pagkatapos natin madugsungan yung wire, yung orange wire, so ibabalik na natin ito doon sa kanyang stock horn. So ang Suzuki smash nga pala, so negative trigger yung kanyang horn. Ibig sabihin, ang nagbubuhay doon sa kanyang busina ay negative. Okay. So yung dulo ng wire na dinugsong natin doon sa orange wire ng ating stock horn, so babaltan lang natin yung dulo niya and then i-connect natin siya sa number 85 ng ating relay. Okay. So next naman, magbubutas tayo dito sa kanyang fairings para mailagay natin yung ating halo switch. So ayan. So butasin lang natin itong part na to. Okay. So once na may butas na siya, so pwede na natin ilagay itong kanyang halo switch. Tapos ilagay natin yung kanyang nut para hindi siya basta-basta mapupunod. Okay, kasunod, pag ready lang tayo ng isang female spade connector at ilagay natin dun sa ating sa isang terminal ng ating stock horn. And then lagyan natin ng wire. Tapos siya naman yung idudugtong natin sa normally close ng ating halo switch. Ayan. So yung connector na nilagay natin doon sa stock horn, i-connect natin sa normally close o NC, yung nakasulat sa likod ng halo switch. Pag may nakita kayong NC, o ibig sabihin nun, normally close. So yun yung i-connect ninyo dun sa stock horn ninyo. Kasunod, yun namang common nung ating halo switch, yun naman yung i-connect ninyo dun sa binunot ninyo na connector nung inyong stock horn. So, di ba kanina may dalawang ng connector doon sa inyong stock horn? So, yung isa, binunot natin siya parehas. And then, yung isa, dinugsungan natin ng wire. I-connect natin doon sa number 85 ng ating relay. So, yung isang wire naman nun, yun yung i-connect ninyo dito sa common ng ating halo switch. Okay, next naman, dudugtungan natin ng wire yung normally open ng ating halo switch o yan nakasulat sa likod ng kanyang halo switch ay NO o normally open. So doon na tayo magdudugsong ng wire and then yung wire na yon, yun yung pupunta ngayon sa number 86 ng ating relay. So yan. So i-connect lang natin siya sa number 86 ng ating relay. Okay, so yun nga palang ating halo switch ay meron siyang kulay red tsaka black wire. So yun yung nagsisilbing trigger nung kanyang LED. Para once na pinindot nyo siya o inactivate,
So once na nag-horn kayo, iilaw din yung kanyang LED. So ang gagawin nyo lang, yung black wire, isasama nyo siya sa normally open ng ating halo switch. And then yung kulay red wire ay pwede nyo i-connect sa number 87 ng ating relay. Okay, so testingin natin yung ating ginawa. Okay guys, so okay na yung ating wiring. So ngayon, lilinisin na lang natin yung ating mga wires. And then babalik natin yung cover niya. Tapos balik tayo mamaya para sa ating final testing. Okay guys, so natapos na natin ibalik yung pairings itong Smash. So tetesting natin yung install natin na Pia horn dito sa Smash. Okay, so try natin. So stock horn. So yan, so yung stock na busina niya lang gagana. And then pag ino natin yung halo switch niya dito. So pag busina niya dito, yung loud horn na ang gagana. So yan. So yan yung ating dual contact horn.